Ang kwentong ito ay rated PG, patnubay, at gabay ng magulang ang kailangan para sa mga batang nakikinig. Bago kong simulan ang kwentong ito, ay pinapasalamatan ko ulit ang pinakamalupit na writer sa kwentong ito, walang iba kundi si Cloudy Duck, at ang aking kakolab na si Uminous Cookie. Maraming maraming salamat sa inyong dalawa. Simulan na natin ang kwento! Naging malagim ang sinapit ng mga sundalo sa bahay ni Kapitan Magno dahil ito ang una nilang engkwentro sa mga aswang at wakwak. Dahil kung wala si Celso, baka wala nang natira sa kanilang buhay dahil hindi tinatablan ng mga bala ang mga halimaw sa dilim. Habang nakatingin si General Bartolome at si Celso sa nasusunog na bahay ni Kapitan Magno, ay dumating si Tonyo at ang kanyang anak na si Dado upang tignan nito kung ano ang nangyayari sa bahay ng Kapitan. At sa likuran nila ay nagsilabasan na rin ang mga tao sa kanilang mga bahay dahil tumigil na ang mga putukan at sigawan ng mga aswang at wakwak na inatake ng mga sundalo. Men, kunin ninyo ang mga bangkay ng mga kasamahan natin na napastang ng mga halimaw at ang mga sugatan at dalhin sa ospital. Wika ni General Bartolome sa kanyang mga tauhan dahil gusto pa nitong makausap si Celso. Habang kinukuha ng mga sundalo ang bangkay ng kanilang mga kasamahan, ay biglang napansin ni Celso na may isang taong naglalakad sa dilim na bahagi ng isang bahay at biglang nagpalit ito ng anyo bilang isang lobo at tumalon ito sa mga bubungan ng mga bahay. Kaya nanlaki ang kanyang mga mata dahil yun ang nasa panaginip niya na makakaharap niya at uubos sa mga sundalo na aatake sa kuta nila. Nakita mo ba yon, Celso? Wika ni Luna kay Celso dahil nakita niya rin ang taong lobo habang nakatingin ito sa kanila kanina. Oo, Luna, nakita ko. At yun ang nasa panaginip ko na susunod na makakaharap ko. Wika ni Celso kay Luna. Celso, sino ang kausap mo? Wika ni General Bartolome kasi bigla na lang ito nagsalita ng walang tao. Wala po, General. May naalala lang po ako. Bakit po pala kilala niyo po ako? Sagot ni Celso sa General at nagtanong kung bakit siya nakilala nito. Yun kasi ang sinabi ng kaibigan mo sa kampo kanina. Celso daw ang pangalan mo. Celso, maraming salamat sa iyo, ha. Dahil tinulungan mo kami na patayin ang mga wakwak at mga aswang na nag-aasik ng lagim dito sa baryo natin. Wika ni General Bartolome kay Celso. Dahil kung wala ito, ay naubos na sila ng mga halimaw na nagpapanggap ng mga tao. Wala yun, General. Ako nga dapat magpasalamat sa iyo, eh. Kasi kung hindi kayo dumating, tsak naging pagkain na rin ako ng mga wakwak at mga aswang. Sagot ni Celso sa General ng nakangiti. Habang nag-uusap silang dalawa, ay may tumawag sa radyo ng isang sundalo, kaya nagmamadali itong tumungo sa General upang ipakausap ito kay General Bartolome habang nakikipag-usap ito kay Celso. General, tumawag ang kasamahan natin sa bundok. Humihingi sa atin ng tulong dahil hindi raw nila kaya ang lakas ng mga rebelde at kunti na lang silang natitira doon. Wika ng isang sundalo kay General Bartolome at binigay niya ang radyo sa kamay ng General. Si General Bartolome ito, ano ang nangyayari sa inyo dyan sa bundok, over? Wika ni General Bartolome sa kabilang linya ng radyo. General! Tulong po! Ang mga rebelde ay mga... Sigaw ng nasa kabilang linya dahil parang inatake ito ng mabangis na hayop, kaya hindi natapos ang kanyang pagsasalita. Men, pupunta tayo sa bundok upang tulungan ang mga kasama natin doon. Ang iba sumama sa akin. At ang iba ay magpaiwan dito upang asikasuhin ang mga bangkay at ang mga sugatan na kasamaan natin dito. Sigaw ni General Bartolome sa kanyang mga tauhan. Sir! Sabay-sabay na sumagot ang mga sundalo sa General. Ikaw, Kapitan Castro, ikaw muna ang mamamahala sa kanila at pupunta kami sa bundok upang tulungan ang mga kasamaan natin doon. Wika ni General Bartolome sa kanyang kapitan. Sir, yes, sir! Sagot ni Kapitan Castro kay General Bartolome. Celso, gusto ko sanang sumama ka sa amin
upang matulungan mo kami kung ano ang nilalang ang kumatay sa mga kasamahan naming mga sundalo sa bundok. Wika ni General Bartolome kay Celso, kasi malakas ang kutob nito na hindi pangkaraniwang hayop ang narinig nila kanina sa radyo na pumatay sa kanyang kasamahan. Celso, magpahinga ka muna kaya. Wika ni Tonyo kay Celso, dahil napapansin niya na hinahabol niya ang paghinga nito. Opo nga, Tito Celso, magpahinga muna kayo, kasi may mga sugat din po kayo sa katawan. Wika din ni Dado kay Celso, dahil nag-alala din ito kasi may dugo pang tumutulo sa kamay nito. Huwag kayong mag-alala sa akin. Okay lang ako at hindi pa ngayon ang oras ko, dahil marami pa ang buhay kong natitira. Wika ni Celso sa mag-ama ng nakangiti. Hindi napapansin ni Celso na si Luna ay dahan-dahan ng tumatanda, dahil nung una niyang makuha ang bertud ng pusang itim, ang edad nito ay nasa 18 taong gulang pa lang siya. Nung binaril siya kanina at namatay, naging 28 na ang edad niya, at ang huling pagkamatay niya ay binali ang liig niya ni Kapitan Magno ay naging 28 na siya, at nag-iiba na rin ang kanyang boses. Hindi na ito parang sa dalaga. Celso, huwag ka nang tumuloy. Masama ang pakiramdam ko. Hindi basta-basta ang mga nilalang na makakalaban mo. At hindi ko alam bakit kinakabahan ako ng ganito. Wika ni Luna habang lumulutang ito sa hangin. Hindi pwede, Luna. Ito ang nakatakda para sa akin, ang tumulong sa mga nangangailangan. Kaya sana suportahan mo na lang ako, Luna. Wika ni Celso kay Luna na hindi pinansin ang payo nito, dahil ang nasa isip niya, makatulong lang siya sa mga sundalo. Hindi na muling sumagot si Luna at sumama na lang ito kay Celso, dahil ito talaga ang trabaho niya bilang isang bertud ni Celso. Ang buhayin niya ito kapag namatay na naman itong muli. Kaya balisa si Luna kasi hindi niya rin alam kung ano ang mangyayari kay Celso sa kanilang patutunguhan. Umalis na ang sasakyan ng mga sundalo patungo sa bundok kung saan inatake ang mga kasamahan nilang mga sundalo. At ilang oras din ang naging biyahe nila hanggang nakarinig sila ng putukan sa kalayuan ng kanilang sasakyan. Huminto sila upang tignan kung ano ang nangyayari sa mga kasamahan nila. Ngunit, hindi pa sila nakakababa ng sasakyan ay may mga mababangis na malalaking lobo ang umatake sa kanila. Kaya nagpaputok ang mga sundalo ng kanilang mga baril na may dasal ni Celso. Subalit, hindi ito tinatablan at kinakain lang ang mga katawan ng mga taong lobo ang kanilang mga bala at dahan-dahan din iniluluwa ang mga bala galing sa kanilang katawan. Paputukan ninyo! Huwag niyong titigilan! Sigaw ni General Bartolome sa kanyang mga tauhan kahit alam nito na hindi ito tinatablan ng mga bala. General, bumalik na po kayo sa kampo! Hindi na ito mga aswang, mga demonyo na po siguro ang mga kalaban natin ngayon. Sigaw ng isang sundalo kay General Bartolome dahil alam nila na mahalaga ang buhay ni General Bartolome kaysa sa kanila. Tama, General. Umalis na kayo dito. Ako na ang bahala dito. Baka tumalab ang kapangyarihang dasal ko sa kanila. Wika din ni Celso sa General. Kailangan talaga nila ito upang may magbalita kung ano ang nangyayari sa kanila sa gitna ng bundok. Bumaba si Celso sa sasakyan upang ito ay makipaglaban sa mga mababangis na lobo. Nagdasal si Celso sa kanyang patalim at umatake ito sa isang mabangis na lobo na nakatingin lang sa kanya. Tatagain sana niya ang isang lobo na hindi gumagalaw. Subalit, inagat siya ng isang lobo sa kamay at iwinasiwa siya sa ere ng mabangis na lobo at hinagi siya sa malalim na bangin. Habang nahuhulog si Celso sa bangin, ay ginamit niya ang kanyang buntot pagi at hinampas niya ito sa isang lobo na tatagain niya sana upang hindi ito tuluyang mahulog. At natamaan niya ito sa leeg at umikot dito ang buntot pagi kaya hindi siya tuluyang nahulog. Subalit, biglang tumakbo ang lobo kung saan nakapulupot ang kanyang buntot pagi
at bigla itong tumalon sa bangin kaya sabay silang nahulog patungo sa lupa. Celso! Sabay na pasigaw si Luna at si General Bartolome dahil nakita nilang nahulog na ng tuluyan si Celso sa bangin kasama ang isang mabangis na lobo. Ngunit sa baba ng bangin, biglang bumangon ang lobo na kasama ni Celso na bumagsak sa lupa at unti-unti itong nagiging tao. Lumapit ito kay Celso na wala ng buhay dahil sa taas ng binagsakan nito patungo sa lupa. Umupo ang babaeng lobo sa malaking bato at umiyak ito dahil hindi niya ginusto na maging mabangis sa taong lobo at kumain ng mga tao para silang sunod-sunuran sa kanilang pinuno na si Joe. Simula nang natalo nito ang kanyang ama na dati nilang pinuno. Celso, bumangon ka na dyan. Wika ni Luna na tumanda na ito ng sobra dahil sa pangyayari kay Celso. Parang limang buhay ni Celso ang nawala sa kanya. Biglang huminga ng malalim si Celso dahil ginising na siya muli ni Luna. At nagtataka ito kasi ang matandang hukluban na babae ang nakaharap sa kanya at naglalakad na muli ito sa lupa. Anong nangyari sa iyo, Luna? Bakit ka tumandang muli? Wika ni Celso sa matandang si Luna. Hindi ko alam, Celso. Dapat may lima ka pang buhay na natitira. Subalit nang ginising kita, ay bigla akong bumalik sa pagiging matanda. Kaya isa na lang ang buhay mong natitira, Celso. Kailangan hindi ka na mamatay. Dahil pag nangyari yon, dalawa na tayong mawawala sa mundong ibabaw. Sagot ni Luna kay Celso sa anyong matanda. Habang nag-uusap ang dalawa, nabigla ang babaeng umiiyak sa malaking bato. Dahil ang patay na lalaki na nakahandusay sa lupa ay biglang bumangon at nagsasalita lang itong mag-isa. Kaya napaatras ito at nagtago kasi nakahubot-hubad pa siya nung nakabalik siya sa kanyang anyong tao. Hoy, ikaw babae! Ikaw ba ang lobo na kasama kong nahulog dito sa bangin? Wika ni Celso sa babaeng nakatago sa dilim. Nakikita mo ako? Kahit hindi na ako ganap na taong lobo, Ginoo? Sagot ng babae kay Celso habang tinatakpan agad nito ang malulusog niyang dibdib. Baka kasi makita ito ng lalaking nakaharap sa kanya. Anong taong lobo, babae? Katulad ba yan ng aswang o halimaw? Tanong ulit ni Celso sa babae dahil ngayon niya lang narinig ang sinasabi nitong taong lobo. Mas malakas kami sa aswang at halimaw dahil pambihira ang bilis namin at ang lakas. At kapag nakagat ka namin, ay magiging katulad ka na rin namin kapag nabuhay ka pa. Kaya ikaw, Ginoo, magiging taong lobo ka na rin at magiging alipin ka na rin ni Joe, ang pinuno namin. Sagot ng babae kay Celso habang pilit nitong tinatago ang nakahubot-hubad niyang katawan. Sinong Joe? Bakit parang takot na takot kayo sa kanya? Muling tanong ni Celso sa babaeng nakaharap. Siya ang pinuno namin lahat at siya ang nagbibigay utos sa amin upang gawin ang gusto niya. At kapag sinaway namin ang kagustuhan niya, kami ang kakainin niya. Sagot muli ng babae kay Celso dahil ito rin ang kumain sa puso ng kanyang ama. Habang nag-uusap ang dalawa, natigil na ang putukan sa taas ng bangin. Hudyat na ito napatay na lahat ang mga sundalo na nasa taas nito. Isang malakas na alulong ng mga taong lobo ang narinig ni Celso sa taas ng bangin. Biglang nagbagong anyo ang babaeng kaharap at nagmamadali itong umakyat patungo sa taas ng bangin. Hudyat na pala ito na tinatawag na sila ng kanilang pinuno dahil mag-uumaga na. Bago pa makaalis ang babaeng lobo ay sumigaw pa ito kay Celso. Ginoo, magkita na lang tayo mamaya sa baryo ng mga taong lobo. Sigaw ng babaeng lobo na nagmamadaling umakyat sa taas ng bangin na parang butikin na nakadikit sa lupa. Hindi alam ni Celso kung ano ang pinagsasabi ng babaeng magkikita sila sa baryo ng mga taong lobo. Kaya sinundan niya ito paakyat ng bangin
at nahirapan siya dahil natitibag ang mga lupa sa bawat maapakan niya. Habang nakasampa naman si Luna sa kanyang likod dahil hindi na ito nakalutang sa hangin dahil bumalik na ito sa pagiging matandang hukluban. Nang makarating na si Celso sa dulo ng bangin ay tumambad sa kanyang harapan ang ilang daang na sundalo na wala ng mga buhay. Kaya hinanap niya si General Bartolome kung napasama ba ito sa napaslang ng mga taong lobo. Ngunit hindi niya nakita ang bangkay ni General Bartolome, kaya napangiti siya dahil alam niyang nakatakas ito sa mga mababangis na taong lobo. Mga ilang sandali lang ay dumating ang dalawang batalyon ng mga sundalo upang kunin ang mga bangkay ng mga kasamahan nilang namatay sa kamay ng mga mababangis na taong lobo. At hindi malaman ni Celso kung bakit nakatutok ang mga baril ng mga sundalo sa kanya at parang takot na takot ang mga ito habang lumalapit sa kanya ng dahan-dahan. Dumapa ka! Dapa! Sigaw ng isang sundalo kay Celso. Huwag niyo siyang papuputukan! Kilala ko siya! Wika ng isang sundalo na pamilyar kay Celso dahil ito ang kapitan ng pangkat ni General Bartolome na sumalakay sa bahay ni Kapitan Magno. Saan si General Bartolome, Kapitan? Wika ni Celso sa kapitan habang lumalapit ito sa kanya. Yun nga ang pinunta namin dito, manggagamot, dahil hindi siya nakasama sa mga nakatakas na mga sundalo na inatake ng mga mababangis ng mga taong lobo. Sagot ng kapitan kay Celso. Anong ibig niyong sabihin, Kapitan? Bihag siya ngayon ng mga taong lobo? Tanong muli ni Celso sa kapitan. Oo, manggagamot, kaya nandito kami upang iligtas siya sa kamay ng mga mababangis na mga taong lobo. Kaya lang, hindi namin alam kung saan sila nagtatago kasi nasaan yung mga tao na sila ngayon, kaya nahihirapan kami na sila ay matuntun. Sagot ng kapitan kay Celso nang nakayuko dahil natatakot din ito sa mga taong lobo. Sasama po ako sa paghanap ninyo kay General Bartolome. Baka po may maitulong ako sa inyo. Wika ni Celso kay kapitan dahil gusto talaga nitong iligtas ang general na tumulong sa kanya upang patayin ang angkan ni Kapitan Magno. Men, bigyan siya ng baril at patalim! Sigaw ng kapitan sa kanyang mga tauhan. Hindi ko kailangan yan, Kapitan, dahil hindi rin yan gumagana sa mga taong lobo. Ang kailangan natin ngayon ay pilak at tanso. Dahil nang kinain ng isang taong lobo ang isang sundalo kagabi, ay nasunog ang kanyang bunganga nang kainin nito ang barya ng isang sundalo na wala ng buhay. Wika ni Celso sa kapitan dahil nakita niya ito nang nasa loob pa siya ng sasakyan ni General Bartolome at bago pa siya nahulog sa bangin. Men, ilabas ninyo ang mga barya ninyo at tutunawin natin ang mga yan upang ilagay sa bala at patalim natin. At ang mga bangkay pala na kasamahan natin, tignan nyo kung may mga barya ang mga bulsa nila upang maidagdag sa tutunawin natin. Move! Utos ng kapitan sa kanyang mga tauhan. Nagmamadali ang mga sundalo na ipunin ang mga barya upang tunawin ang mga ito. Natagalan sila sa pagtunaw ng mga barya dahil hindi masyado malakas ang kanilang apoy. Kaya tanghali na sila nakatapos. At nilagyan na nila ng pilak ang dulo ng kanilang mga bala at ang patalim nila ay binabad nila ito sa kumukulong pilak at tanso upang malagyan ang talim ng mga ito. Pagkatapos nilang gawin ang paglagay ng tanso at pilak sa kanilang mga sandata, ay umalis na sila upang hanapin ang kuta ng mga taong lobo. Hanggang napadpad sila sa isang maliit na baryo na ang mga tao dito ay halos nagsasaka at ang iba naman ay nasa loob lang ng kuweba habang nagdadasal sa isang ribulto na hindi alam ng mga sundalo kung sino ang sinasamba ng mga ito. Kamusta po kayong lahat dito, mga kaibigan? Napaparito lang po kami upang hanapin ang mga taong lobo na naghahasik ng lagim dito sa kabundukan. Sana po ay maituro po ninyo kung saan sila nagtatago. Wika ni Kapitan Castro sa mga taga-baryong. Umalis na kayo dito, mga sundalo! Baka madamay ang maliit naming baryo sa labanan ninyo ng mga taong lobo. Sigaw ng isang matipunong lalaki kay Kapitan Castro dahil siya ang pinuno ng maliit na baryo na pinuntahan nila. Hindi po kami napaparito upang mangdami ng mga tao. Nandito kami upang patayin ang mga taong lobo upang matapos na ang paghahasik nila ng lagim dito sa kabundukan. Pasigaw na sagot ni Kapitan Castro sa lalaking kaharap dahil hindi ito nakikipagtulungan sa kanila, kaya hindi nila matuntun ang kuta ng mga taong lobo.
Habang nag-uusap ang dalawa, ay napansin ni Celso na may nakamasid sa kanila at ito ang babaeng kausap niya kanina. Kaya nilapitan niya ito upang kausapin. Subalit, naglakad ito papalayo sa kanya at sinundan ito ni Celso upang ito ay tanungin. Hindi alam ni Celso ay napapalayo na pala siya sa kanyang mga kasamahan at sa baryo. Kaya tumakbo ito at hinawakan ang kamay ng babae. Sandali lang babae, ito ba ang sinasabi mo sa akin na baryo niyong mga taong lobo? Tanong ni Celso sa babaeng natatakot na humarap sa kanya. Oo, Ginoo. Bakit nagsama ka dito ng mga sundalo? Mauubos lang kayong lahat dito at papatay ni Joe. Dahil ang lalaking kausap ng kapitan ninyo ay ang aming pinuno. At siya si Joe, ang pinuno dito sa lugar namin. Kaya paalisin mo na mga kasamahan mong mga sundalo bago pa mahuli ang lahat. Wika ng babae kay Celso na parang naaawa ito sa mga sundalong papatayin ng kanilang pinuno. Kaya nagmamadaling bumalik si Celso sa kanyang mga kasamahan upang sabihin sa mga ito ang totoong mga pagkatao ng lahat ng nakatira sa baryo na pinasukan nila. Subalit, may isang putok siyang narinig na nagmula sa baryo. Kaya binilisan niya ang kanyang pagtakbo upang makaabot siya rito. Pasensya na naman po ulit mga kapatid kung hanggang dito lang po ang inabot ng ating kwento sa araw na ito. At ang pagkakaalam ko po kasi ay pinali na po, pero hindi pa pala according sa aking writer. Kaya abangan po natin ang pinali o part 6 ng kwentong ito. Kaya huwag kayong mawawala mga kapatid. Dako na tayo sa shoutout. Mega mega love shoutout kay Ominous Cookie, ang kakolab ko sa kwentong ito. Maraming salamat sa iyo kapatid. Subscribe nyo po yan, magaganda rin po ang kwento niyan. Creepy Cheesecake, subscribe nyo rin yan, magaganda rin ang kwento niyan. Antingero Hunter PH Vlogs, subscribe nyo rin yan kung gusto nyo ng mga vlog na tungkol sa mga mutya. Spark Laureta, subscribe nyo rin yan, magaganda rin ang kwento niyan. Kulin Vlogs, subscribe nyo rin yan, magaganda rin ang kwento niyan, mga love story po. Rob 2020 Vicencio, May Chillers Vlog, Jessica Ramos, Friendly Mahal, Amit TV, Donald Duck at ang kanyang mga anak na sina Prince Zainel, Saktius Kent, Zyvinel, Samuel Freya. At mega mega love shoutout kay Pia Umi, Marvin Malibiran, Jen Raps TV, Franchmine Aurelianes Ramos, Norian Borromeo, Leonora, Remily Kaskayan, Hayop Mix Story, Adrian Ramos, Maria Fumoto from Japan, together with Nanay Caridad, Michelle Miro, and Elsa Rojales. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat na tumatangkilik ng aking kwento, most especially sa aking mga silent listeners. So, kita-kits tayo ulit sa susunod kong upload mga kapatid. Paalam!